ang Department of Education o ang Valencia National High School mupahigayon ni ining Kaalam sa Kahanginan. Magandang gabi sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig mula sa apat na sulok ng sangay ng Valencia. Sa ating mga mahal na magulang at sa mga masigasig na mag-aaral na siyang dahilan kung bakit narito tayo ngayon. Malugod naming pagbati din sa aming mga kasamahang guro at mga punong guro ng aming paralang Valencia National High School sa pangunguna ng ating butihing secondary school principal for Dr. Ramirito P. Paloma at kay Ma'am Daisy Labrador, Assistant School Principal ng Junior High School, sa mga department heads at year-level coordinators. At syempre pa, ating mainit na pagbati sa ating dalawang masigasig na senior high school principals, Dr. Cherry Grace S. Yuldan and Dr. Edna P. Curayan. Ipapaabot din natin ang ating pagbati sa tanggapan ng ating mabait at mapagkumbabang Schools Division Superintendent, Sir Bung Bagyo at mga supervisors at office staff. Babatiin din natin ang ating mga station manager at ang mga kaniyang kasamahan. Of course, sa lahat ng nakikinig sa ating palatuntunan at sumandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay 15 ng Enero taong kasalukuyan at kayo ay nakikinig sa RCFM 99.3 Radyo Manumano. Ako si Teacher Reynald Arnado. Ako naman si Teacher Rose Cox. Kami ang inyong guro ngayong gabi sa handang magbahagi ng ating aralin upang mahasa ang inyong galing at husay sa signaturang Pilipino. Magandang gabi, Teacher Reynald. Magandang gabi naman, Teacher Rose. Kamusta, mga mahal naming mag-aaral? Ma. Handa na ba ang inyong mga kagamitan para sa ating talakayan tulad ng module, ballpen, papel o notebook? Kung handa na, pumalakpak ng may kasamang hiyaw. Yay! Okay. Para sa ating paksang ngayon, tatalakay natin ang mga konseptong pangwika. Ito ang ating unang aralin sa Module 1. Pagkatapos ng ating talakayan, kayo ay inaasahan. Una, naiugnay ang mga konseptong pangwika sa mga napakinggang sitwasyon, pangkomunikasyon sa radyo, talumpati at ang mga panayam. Number 2, natutukoy ang mga kahulugan at kabuluhan ng mga konseptong pangwika at nakapag-uugnay ng mga ideya gamit ang makatuwirang lohika. Pangatlo, nilalayo ng kabanatang ito na masuri ang kalikasan at gamit ng wika. Kaya, manatiling nakikinig at fokus lamang tayo sa ating klase. Mga mag-aaral, sa pagkakataong ito, buksan ang inyong module sa 4th na pahina sa bahaging Subukin. Nariyan ang mga tanong upang masubok ang inyong mga kaalaman sa nakalipas na mga taon ng inyong pag-aaral. Sundin ang panuto. Piliin ang tamang sagot mula sa mga pagpipilian sa bawat item. Isulat lamang ang titik o letra ng mapili mong sagot sa inyong notebook. Ulit, piliin ang tamang sagot mula sa mga pagpipilian sa bawat item. Isulat lamang ang titik o letra ng mapipili mong sagot sa inyong notebook. Handa na ba kayo? Narito ang mga pahayag o tanong. Number 1. Ginagamit ang wikang Pilipino upang magkakaintindihan ang mga Pilipinong may iba't ibang unang wikang kinagisnan. Ang Pilipino rito ay ginagamit bilang patlang. A. Wikang pambansa. B. Wikang opisyal. C. Lingua franca. D. Wikang pantoro. Uulitin ko, ginagamit ang wikang pantoro upang magkakaintindihan ang mga Pilipino may iba't ibang
unang wikang kinagisnan. Ang Pilipino rito ay ginagamit bilang patlang. A. Wikang pambansa. B. Wikang opisyal. C. Lingua franca. D. Wikang pantoro. 4, 3, 2, 1. Ikalawang bilang. Kung ang wika ay ginagamit bilang wika sa mga transaksyon at o komunikasyon sa gobyerno, pasulat man o pasalita, gamit ito bilang patlang. A. Wikang pambansa. B. Wikang opisyal. C. Lingua franca. At D. Wikang panturo. Repeat. Kung ang wika ay ginagamit bilang wika sa mga transaksyon at o komunikasyon sa gobyerno, pasulat man o pasalita, gamit ito bilang A. Wikang pambansa. B. Wikang opisyal. C. Lingua franca. At D. Wikang panturo. 5, 4, 3, 2, 1. Number 3. Ayon sa kanya, ang wika ay isang sistema na mga tunog na inaayos sa paraang arbitraryo. A. Paz Hernandez. B. Henry Allan Gleason Jr. C. Charles Darwin. D. Lopiki Santos. O ulitin ko. Number 3. Ayon sa kanya, ang wika ay isang sistema ng mga tunog na inaayos na paraang arbitraryo. A. Paz Hernandez. B. Henry Allan Gleason. C. Charles Darwin. D. Lopiki Santos. 5, 4, 3, 2, 1. Para naman sa ikapat na bilang. Ang katutubong wika na ginagamit sa buong Pilipinas bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo. A. Filipino. B. Ilocano. C. Bisaya. D. Waray. Repeat. Ang katutubong wika na ginagamit sa buong Pilipinas bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo. A. Filipino. B. Ilocano. C. Bisaya. At D. Waray. Time. 5, 4, 3, 2, 1. Number 5. Ayon kay Patlang, ang wika ay sistema ng tunog o sagisag na ginagamit ng mga tao sa komunikasyon. A. Sapero. B. Hempel. C. Gleason. D. Hutch. Number 5. Ayon kay Patlang, ang wika ay sistema ng tunog o sagisag na ginagamit ng mga tao sa komunikasyon. A. Sapero. B. Hempel. C. Gleason. D. Hutch. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Sa unang bilang, ginagamit ang wikang Pilipino upang magkakaintindihan ang mga Pilipinong may iba't ibang unang wikang kinagisnan. Ang Pilipino rito ay ginagamit bilang patlang. Ang tamang sagot ay letrang A, wikang pambansa. Okay, bago ko basahin ang tamang sagot sa pangalawang bilang, ipapaalala ko sa inyo na kayo mismo ang mag-check ng inyong kwaderno habang chine-check natin ngayon ang inyong mga gawain. Kaya magpatuloy tayo. Bilang dalawa. Kung ang wika ay ginagamit bilang wika sa mga transaksyon at o komunikasyon sa gobyerno, pasulat man o pasalita, ang tamang sagot ay titik B, wikang opisyal. Bago ko sa basahin ang pangatlo, tingnan ninyo kung tama ba ang inyong sa unang bilang at pangalawang bilang, kung tama ang inyong mga sagot. Sa pangatlong bilang naman, ayon sa kanya, ang wika ay isang sistema ng mga tunog na inaayos na paraang arbitraryo. Ang tamang sagot ay letrang D, Henry Allan Gleason.
Sino yung nakakuha? Kuha nila lahat yet, sir. Madali lang yun. Para naman sa ikapat na bilang, ang katutubong wika na ginagamit sa buong Pilipinas bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo. Ang tamang sagot ay, ano sa palagay niyo ang tamang sagot? Titik A, Filipino. Ikalimang bilang, ayon kay Patlang, ang wika ay sistema ng tunog o sagisag na ginagamit ng mga tao sa komunikasyon. Ang tamang sagot ay letrang C, Blason. Okay, nakuha ba ninyo lahat ang tamang sagot, guys? Sana all. Para sa lahat ng nakakuha ng tamang sagot, well, magaling. Para naman sa hindi nakakuha, huwag mabahala. Dahil pag-aralan natin ngayon upang kayo ay matuto at maliwanagan. Sige, magpatuloy tayo. Tunghayan ang aralin 1, ang wika. Kumusta nga pala ang wika mo? Tunghayan ang pahina sa pahina 7 ng inyong module at sasagutin ang gawain 1. Sundin natin ang panuto. Sa pamagitan ng graphic organizer, sa ibaba, magbigay ng sariling pagpapakahulugan ng salitang nakasulat sa loob ng biluhaba. Isulat ang inyong sagot ng hiwalay sa kwaderno at bibigyan naman kayo ng sapat na panahon upang masagot ito. Sige, bibigyan namin muna kayo ng sapat na oras bago tayo magpatuloy. Sir, shoutout muna tayo sa ating mga kasamahan. Okay, shoutout tayo muna. Shoutout tayo ngayon sa ating butihin at magandang subject head na si Ginang Emily Pastrana. Ang aming kasamahan ngayon naman ay si shoutout naman kay Ginoong Rio Jean Castueras. Wow! Shoutout hello, sir. Naman sa ating punong guro si Teacher R na ngayon ay nanonood sa atin. Yes, of course, nanonood at nakikinig sila sa atin, Sir Reynald. At shoutout naman kay Ma'am Lera. Shoutout naman kay Marian, Ma'am Marian Eduave. Wow, ha? Shoutout naman kay Ma'am Shang Gonzalez. Shoutout naman kay Ma'am Lourdes de la Cruz. Shoutout kay Jasper. At shoutout naman kay Jay Paul. Sir, may isa shoutout din ako. Siyempre pa, huwag natin kalimutan ang ating dalawang senior high school principals. Sa mga magaganda nating principal na si Dr. Cherry Grace Yuldan at si Dr. Edna P. Coraya. Okay, tuloy-tuloy tayo, sir. So, bago natin papatuloy natin, Ma'am Rose, so yes. Shoutout muna natin ang mga grade 11 teachers ng Valencia National High School sa senior high school. At ang grade 12 teachers naman ng senior high school ng Valencia National High School. Sir, baka ayaw na makinig ng mga estudyante natin mismo sa grade 11. Of course, para sa inyo ito, kaya isa-shoutout namin kayo. Saan man kayo napabilang ng mga section. Kaya easy lang kayo dyan, relax habang kayo ay nakikinig at sinasagot ang ating mga gawain. Okay, sa lahat ng mga grade 11 students, tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan. Sir Reynald? Okay, Teacher Rose. Okay. Ngayon, ipagpatuloy natin. Tingnan kung tama ang inyong mga sagot. Narito ang apat na inasahang sagot. Number 1, instrumento. Tingnan niyo kung kayo ba ay tumpak ang inyong mga sagot. Number 2, tunog. Number 3, komunikasyon. Number 4, salita. Palagay ko, Ma'am Teacher Rose, tama lahat ang mga sagot ng ating mga mag-aaral. Siyempre, magaling sila kasing galing natin. Okay? Ngayon, tatalakayin na natin ang paksang mga konseptong pangwika na nasa pahina 7 hanggang 9 ng inyong module. Pakitingin muna, pakicheck muna ng inyong mga module. No? Kung saan ito ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Okay, follow? Sundin niyo ako. Una, wika. Wikang panturo, wikang opisyal.
Kaya, tuloy-tuloy tayo. Kung kayo ang tatanungin, ano ang wika? Gaano ba ito kahalaga sa inyong pang-araw-araw na pakikipagsalamuha sa inyong kapwa? Teacher Ray, mari mo bang ibahagi sa ating klase ang iyong sariling kaisipan tungkol sa nasabing paksa? Okay. Opo, Teacher Rose. Para sa akin, mahalaga ang wika sa ating pang-araw-araw at pakikipagsalamuha dahil ating pinapahayag ang mga ating naramdaman. Gusto nating iparating sa ating mga kapwa. Tumpak, Ginoong Arnadong. Upang tayo ay maliwanagan kung ano ang wika, alamin natin ang mga ambag ng mga eksperto sa kanyang pagbibigay nito ng iba't ibang kahulugan. Una, ayon kay Hatch 1991, ang wika ay sistema ng tunog o sagisag na ginagamit ng tao sa komunikasyon. Sabi naman sa isang pinakamataniyag na nagbibigay kahulugan na si Gleason 1961, ang wika ay mas sistemang balangkas ng mga salitang tunog na pinipili at inaayos na paraang arbitraryo na ginagamit sa pakikipagkomunikasyon ng mga taong kabilang sa isang kultura. Okay, dalawa yon. Kaya, tutuloy tayo sa pangatlo, si Hemphill, sa taong 214-15. Bago lang to, siya ay nagsabing, ang wika ay isang masistemang kabuuan ng mga sagisa na sinasalita o binibigkas na pinagkaisahan o kinaugalian ng mga tao at sa pamamagitan nito'y nagkakaugnay, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga tao. Ito naman ang sabi ni Sapiro tungkol sa wika. Ito ay isang lakas at makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at hangarin sa pamamagitan ng isang kusang loob na kaparaan ng lumikha ng tunog. Pagpatuloy natin, Teacher Rose. Sige po. Sa unang apat na pahayag na nabanggit ni Teacher Rose, ano-ano ang mga makakapareho o sabihin natin common denominator sa kanilang mga pahayag? Okay, si Ray, klarong-klaro na pareho nilang binanggit ang mga katagang. Una, salita. Pangalawa, tunog o sagisag. Pangatlo, sinasalita o binibigkas. Apat, komunikasyon. Panglima, kultura. Pang-anim, nagkakaunawaan. Pang-pito, nagkakaisa. At ang panghuli o pang-walo ay ang salitang tao. Teacher Ray, malamang pariho din ang kanilang mga common denominator na kaisipan na napag-aralan ng ating mga kabataan. Kasi nabigay na natin itong module sa kanila, di ba? Okay, Teacher Rose. So, tumpak na tumpak lahat. So, ano ba ang simbolo o sagisag na ibig sabihin nila? Para sa akin, ito ay mga titik o alpabeto. At ang bawat alpabeto, ito ay may natatanging tunog upang mabuo ang isang salita at ang bawat salita ay may kanya-kanyang kahulugan. Ito ang naging kasangkapan natin sa pakikipagkomunikasyon na siya namang tulay upang ang lahat ay magkakaintindihan at magkakaisa anumang kultura o pangkat na kanyang kinabibilangan. Sabi nga, mahal kita eh. Uy, ganun ba talaga, Teacher Rose? Oo, wika yan, di ba? Wika din, yung mahal kita. Sige. Okay, pagpatuloy natin, Teacher Rose. Ang huling nag-ambag ng kanyang kahulugan ng wika ay si Otanes, 1990. So, matagal na talaga, Teacher Rose. Opo. Sabi niya, ang wika ay isang nakapasalimuot na sangkapan sa pakikipagtalastasan. At ang paglinag sa wika ay nakapukos na makapaninabang at na inudulot sa mga mag-aaral na matutunan ang wika upang makapaghanap buhay, makapamuhay sa kanilang kapwa at magpapahalagahan ng lubusan ang kagandahang buhay ng kanyang kinagagalawan. Nakakarelate po ba kayo sa pahayag ni Otanes Ginang Cox? Oo naman, Sir Arnado. Dahil personal ko itong karanasan at talagang
Napakasalimuot nga ang wika kapag hindi ito ang kinagisnan mo o gamit mo. Una, hirap na hirap akong nag-aral noon ng salitang Mandarin sa loob ng 2 buwan sa Maynila. Isa kasi ito sa mga requirements ko bilang aplikante as caregiver bago ako narating ang bansang Taiwan. Kaya naniwala ako kay Otani sa kanyang mga pahayag na ang wika ay napakasalimot niya na kasangkapan sa pakikipagtalastasan. Kaya kailangan natin itong linangin at hasain, lalong-lalo na sa iyong mga kababayan nating may planong mangibang bansa o magiging OFW. Dapat aralin ang Ingles o wikang gamit ng bansang kanilang patutunguhan. Tumpak, Teacher Rose, sa tingin ko, naipaliwanag na natin ang unang paksa tungkol sa wika. Kaya, natayo sa ikalawang paksa at ibang ang wikang panturo. Tama! Kaya sa pagpapatuloy, isinasaad sa probisyong pangwika ng Artikulo 14, Seksyon 6 ng Saligang Batas 1987 o taong 1987, kaugnay sa wikang panturo ng wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Filipino ha? Samantalang, nilinang ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa mga umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika. Ipinahahayag naman sa Artikulo 14, Seksyon 7 ng Saligang Batas ng 1987 pa din na ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang wikang opisyal sa Pilipinas ay Filipino. At hangga't walang itinatadhana ang batas, tinatanggap din ang Ingles na isa sa wikang opisyal maliban sa Filipino. Maaari itong gamitin sa pakikipagkomunikasyon at edukasyon. Hangga't walang batas na nagbabawal, gamitin ang Ingles sa nasabing sitwasyon, kaagapay nito ng Filipino bilang wikang opisyal. Teacher. Salamat, Ginang Katz. Ngayon, pag-usapan naman natin ang panghuling paksa, ang wikang opisyal. Ang sabi nito, tinatawag na wikang opisyal ang principal na wikang ginagamit sa edukasyon, sa pamalaan, sa politika, sa komersyo at industriya. Uulitin ko, tinatawag na wikang opisyal ang principal na wikang ginagamit sa edukasyon, sa pamalaan, sa politika, sa komersyo at industriya. Sa madaling salita, dalawa ang ating wikang opisyal sa Pilipinas. Ito ang wikang Filipino at ang wikang Ingles na siya namang nakasanayan nating gamitin sa ating pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan sa ating mga mag-aaral at kapwa-guro. Tama! Okay, tuloy-tuloy tayo. Buksan ang inyong module sa pahina 12. Okay, nariyan na ba ang module? Sige, bukas na. Open na your module. English yun ha. Ihanda ang inyong mga kwaderno at ballpen. Okay? Handa na ba kayo? Handa na po, ma'am. Buti pa si Sir Teacher. Okay, alam namin nang sumasagot kayo dyan, hindi lang namin kayo naririnig. Kaya eto na. Sundin ang panuto. Gumawa ng hugis puso at kahon sa inyong notebook kagaya ng modelo sa pahina 13. Buksan ang pahina 13 sa inyong module. Isulat sa hugis puso ang nilalaman ng iyong puso ukol sa kahulugan ng wika at isulat naman sa kahon ang mga dapat pahalagahan sa mga konseptong pangwika. Uulitin ko. Isulat sa hugis puso ang nilalaman ng iyong puso ukol sa kahulugan ng wika at isulat naman sa kahon ang mga dapat pahalagahan sa mga konseptong pangwika. Okay? Muli, may oras tayong ilalaan sa inyo upang sagutin ito.
Kaya, shoutout na naman kami, Teacher Reynald. Shoutout na naman. Kay Teacher Richard Bilia, Teacher Rando Bibangco, at yung nanonood na mga grade 11 at grade 12. Ah, sige, baka may nagpapa-shoutout dyan. Tingnan mo naman sa nagko-comment. Ayan, may nakikita. Hindi ko makita kasi dito. Wala akong monitor. So yung iba naman dyan, ay huwag kayong mag-chichismis. Dapat manunood din kayo. Makinig. At tingnan ninyo ang inyong module. At tingnan ninyo kung mag-comment din kayo. So dapat ay maganda ang mga comment. Okay, ito panghuli, Teacher Reynald. Panghuli sa ating shoutout. Magbibigay ako, sabi ko kanina bago ito ay napunta dito sa aking mga mga estudyante na kabilang sa aking section. O ano yung ibibigay mo, Teacher Rose? Of course, sabi ko sa kanila, bibigyan ko sila ng 50 or 50 points para sa kanilang pakikinig ngayon. May binigay na kasi akong instruction kanina. So, alam ko, nagbibigay ka na rin sa iyo. Bahala ka na dyan. Okay, tingnan natin kung nakikinig ba ang mga 1A malakas at yung isang section naman na advisor ni Ginoong Eddie P. Trases. Basta ko, alam ko. Bago tayo, teacher, shout out muna sa friends ko na si Sir Donald Solit. Mm-hmm. At naman shout out kay sa best friend ko na si Ginoong Gakasan. Okay, very good. Okay, so maaring tapos na yata sila sa kanilang mga sagot, Teacher Reynald. Kaya, sige. Tuloy tayo. Okay, tuloy tayo. Tapos na ang oras kasi bibigyan natin siya kanina ng mataas na oras. Ngayon ay ngayon tingnan natin ang inyong mga gawain. Narito ang aming ambag na mga sagot sa may mga bahaging puso. Yung mga pusong ginagawa ninyo, tingnan natin kung tama. Huwag kayong tumpak ang inyong mga sagot. Una, ang wika ay mahalagang kasangkapan sa pakikipagtalastasan. Tingnan natin. Sa mga kamay. Pangalawa, nag-uugnay ang tao at kultura. Asan ba yung mga comments dyan? Wala kasi akong nakikita. Sige sir, tuloy. Pangatlo, ito ay tulay sa hinaharap na pamumuhay. Sa bahaging kahon naman, bilang pagpapahalaga ng konseptong pangwika, ito ay number one, maaring gamitin. Number two, linangin. Number 3, paunla rin. So, nakuha ba lahat? Okay, check ang inyong mga sagot. Kung check, itaas ang mga kamay o kaya magbibigay ng mga hugis puso. Batid naming hawig ang mga sagot. Malugod namin kayong binabati ng inyong pinamalas na kahusayan. So, sa lahat ng sumasagot na tama at lahat ng sumasagot na hindi tama, magaling din. Pareho silang magaling. Kasi nagsasagot din sila, Teacher Rose. Opo. Okay. Ngayon ay tutungo na tayo sa ating huling pagtataya. Siyempre, huling pagtataya. Hindi yan makakalimutan. Handa na ba kayo? Kaya kwaderno pa din ang ating kasama at mga ballpen. Makinig sa panuto. Piliin ang tamang sagot mula sa mga pagpipilian sa bawat item. Isulat lamang ang titik o letra ng mapipili mong sagot sa inyong kwaderno. Uulitin ko. Piliin ang tamang sagot mula sa mga pagpipilian sa bawat item. Isulat lamang ang titik o letra ng mapili mong sagot sa iyong kwaderno. Okay, ngayon naman, Teacher Rose, titingnan natin o susukatin natin ang mga kalaman ng mga mag-aaral sa pamagitan ng kanilang pagsasagot ng mga tama ang kanilang mga sagot. So, babasahin ko dalawang beses upang makuha nila ng mga husto ang mga tanong. So, unang bilang, pinapahayag ng Section 7, Artikulo
bilang patlang ng Saligang Batas ng 1987 na ang wikang opisyal sa Pilipinas ay Pilipino. Hanggat walang ibang tinatadhana ang batas, gagamitin din ang wikang Ingles. A. 15 B. 12 C. 14 at D. 16 O ulitin ko, pinapahayag sa Section 7, Artikulo bilang patlang ng Saligang Batas ng 1987 na ang wikang opisyal sa Pilipinas ay Pilipino. Hanggat walang ibang tinatadhana ang batas, gagamitin ang wikang Ingles. A. 15 B. 12 C. 14 at D. 16 1 2 3 4 5 Pagtas ang mga pluma. Pangalawa, ang ating wikang pambansa. Ano ang ating wikang pambansa? A. Ingles B. Ilocano C. Tagalog D. Filipino Uulitin ko. Pangalawa, ano ang ating wikang pambansa? A. Ingles B. Ilocano C. Tagalog D. Filipino 5 4 3 2 1 Okay, tapos na si Serena sa kanyang unang dalawang katanungan. Tutuloy tayo sa ating ikatlong katanungan. Ayon kay Patlang, ang wika ay isang makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at kaparaan ng lumikha ng tunog. A. Clisson B. Sapiro C. Quezon at D. Himpil Repeat. Ayon kay Patlang, ang wika ay isang makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at kaparaan ng lumikha ng tunog. A. Gleason B. Sapiro C. Quezon at D. Himpil 1 2 3 4 5 Number 4 o ikaapat na bilang. Anong wikang ginagamit bilang wikang panturo sa mga paaralang pangsekundarya? Anong wikang ginagamit bilang wikang panturo sa paaralang sekundarya? A. Tagalog at Bisaya B. Maranao at Bisaya C. Ingles at Filipino D. Ingles at Kastila Ulit A. Tagalog at Bisaya B. Maranao at Bisaya C. Ingles at Filipino D. Ingles at Kastila 1 2 3 4 5 Ang ating huling katanungan. Ang tawag sa wikang opisyal na wikang ginagamit na formal na edukasyon. Ang tawag sa wikang opisyal na wikang ginagamit sa formal na edukasyon. A. Wikang panturo. B. Wikang pamansa. C. Wikang opisyal. D. Wikang pandaigdig. A. Wikang panturo. B. Wikang pabansa. C. Wikang opisyal. At D. Wikang pandaigdig. 1 2 3 4 5 Time. Okay, ngayon naman Teacher Rose, tingnan natin o kaya'y tumpak ba ang mga sagot ng ating mga mag-aaral? Wow. Okay. So, sino yung sumasagot? Comment. Tingnan natin din. Sino yung sumasagot ng number one? Meron ba? Wala pang nagko-comment sa number one? Oh, may sagot na ba sa number one? Anong mga sagot nyo dyan? Meron ba? Okay, tingnan natin kung may nakasagot ba si Ray para sa ating sagot dito. Okay, ngayon ay sasagutin natin ang inyong mga pasulit. Handa na ba kayo? Siyempre, handa na yan. Kanina pa yung naghihintay. Meron ba? Okay, sa unang bilang,
tingnan natin kung sinong nakakuha. Mm-hmm. Pinapahayag sa Section 7, Artikulo bilang patlang ng Saligang Batas ng 1987 ng wikang opisyal sa Pilipinas ay Pilipino hanggat walang ibang tinatadhana ang batas. Gagamitin din ang wikang Ingles. Ang tamang sagot ay letter C, 14. Meron bang nakasagot dyan, sir? Tingnan natin ang ating mga comment. No, parang walang sumasagot. Wala, nasa ano kasi? Parang tahimik-tahimik din sila. Hindi, sir, nasa kwaderno. Kasi instruction nasa kwaderno, di ba? Sige. Kay Ma'am Rose, ang pangalawa, ang ating wikang pambansa. Ang tamang sagot ay titik di Pilipino. Yes, Filipino. Pangatlo, ayon kay Patlang, ang wika ay isang makataong pamaraan ng paghatid ng mga kaisipan, damdamin at maparaang lumikha ng tunog. Ang tamang sagot ay titik di sa pero. Ikaapat, anong wikang ginagamit bilang wikang panturo sa mga paaralang pangsekundarya? Ang tamang sagot ay titik C, English at Filipino. Yes. Panglima, ang tawag ng wikang opisyal sa wikang ginagamit na formal na edukasyon. Ang tamang sagot, titik A, wikang panturo. Mm-hmm. Okay. Lahat ba ay nakakuha ng tamang sagot? Sila nakakuha ng tamang sagot. Tansya ko. Okay. So, okay pa ba kayo dyan? So, bago natin pagpatuloy, Teacher Rose, shout out muna tayo. Sige, kasi magtatapos na tayo. Okay, shout out kay Mami Dana Amistoso. Bago lang siya nagdiriwang ng kanyang ika-15 kaarawan o 50th. No, kahapon lang. Okay. At pati na din ang ating subject head, Ma'am Rose, no? Opo. Oh, so? Na, ang ating subject head na Reyna ng Rina sa kanyang postura, walang iba kundi si Madam Emilita Pastrana sa kanyang 50th birthday. Galing, no? Okay. So, okay pa ba kayong lahat dyan? Tuloy-tuloy tayo, sir. Shoutout muna tayo kay Sir Rio Jean. Okay, sige. Nakasamahan natin ngayon na siya ang yes. ating tagapakinig. Okay, ito na record. Yes, cameraman. Cameraman sa lahat. Okay. So, para sa inyong takdang aralin, basahin ninyo ang dekalogo ng wikang Filipino ni Jose Ladera Santos. Matapos ninyong basahin, gumawa ng talahanayan sa inyong kwaderno kagaya ng modelo sa pahina 12. Okay, buksan muna. O, baka nakinig lang kayo dito, tapos run to lang. Buksan muna ang pahina 2 para makita ninyo ang nasabi kong modelo dyan. Okay, nandiyan na ba? Okay, sa unang kolom, isulat ang 2 konseptong pangwikang inyong natututunan mula sa inyong module. Sa ikalawang kolom naman, isulat ang kaukulang bilang ng dekalogo kung saan nakapaloob ang konseptong ito at sa ikatlong bilang, magbigay ng maikling paliwanag. Okay? Nakuha ba? O ulitin ko. Sige, ulit. Sa unang kolom, isulat ang 2 konseptong pangwikang inyong natutunan mula sa inyong module. Sa ikalawang bilang kolom naman, isulat ang kaukulang bilang ng dekalogo kung saan nakapaloob ang konseptong ito at sa ikatlong kolom, magbigay ng maikling paliwanag. Okay, tapos na ang ating klase, Sir Ray. So, shout-out mo na naman tayo, Ma'am Rose. Okay, last. Shout-out kay Sir Eric Selpa, si Cags Co. Mm-hmm. Shout-out lahat ng mga grade 11 teachers at grade 12. At of course naman, Teacher Rose, yung mga junior high school naman. Yes, lahat. Lahat na nakikinig. Lahat na nakikinig sa ngayong atin, gabi. Oh, at lahat na sumasubaybay sa palatuntunan, hindi lang sa atin, kundi sa lahat nakikinig na maabot sa ating panghimpapawid na programa. At sa lahat ng ating mga estudyante nakikinig ngayon, naway may natutunan kayong kaalaman sa ating kaunting oras na pagsasama. Okay, shout out kay
binibining Lourdes de la Cruz. Oh, ay, lagi mong nabanggit ha. Shout out naman kay Ma'am Michelle Aguinaldo. Okay, ang ating kasama sana dito. Sir, kaso nga, wala siya ngayon. Sa lahat ng mga guro. Okay. Muli, kami ang inyong guro. Teacher Rosie Cox, ang inyong lingkod. At Teacher Reynald Arnado, na nagsasabing, ang hindi marunong magmahal ng sariling wika, ay higit pa ang amoy sa malansang isda. Hanggang sa susunod na talakayan. Naway pagpalain tayong lahat ng ating puong may kapal. Muli, magandang gabi, ingat at paalam!